ko, Budoy. Hi guys, thank you for watching English Carabao, and today we'll be talking about Budoy. I'm going to share to all of you some of the feedbacks, the comment, and some of my personal opinion about this Teleserye and ABS-CBN. Well, hopefully this will serve as an eye-opener for all of us to understand more of these special people and how to deal with them therapeutically rather than isolating them in our society. Yung tipong pinadidirihan, sinasaktan, kinakahiya ng mga such pathetic people. Alright, just an FYI, we should stop calling ourselves as normal people and we are calling them special people. From now on, it should be we are the regular people and they are special people. Kasi nga, if we are normal people, so anong kabaliktaran ng normal people? Abnormal. So mas sakit yun. And the fact is, talagang they are really special because their needs is really special. They need special attention, special time, special love because they're really different. Well, tigilan na ang pantaserye. Let's face the reality and stop living in fantasy. Dahil sa pag-i-eksperimento ng isang doktor, nagbunga ng isang apoy. Kaya we should wait for the blessing from God. Kasi nga pag pinungunahan natin ng Diyos, eh nagkakandaletse-letse ang buhay natin. Ito ang teleserye na kahit anong pilit mong hindi maapektuhan, maaapektuhan ka talaga. Iiyak ka kapag umiiyak si Budoy. At sasaya ka pag masaya si Budoy. One of the TFC subscribers is planning to disconnect his TFC subscription. But then, when he found out that there's this coming teleserye, Budoy, nagbago yung isip niya. So, talagang ganong kalaki yung epekto ng Budoy sa mga Pilipino, even abroad. Ito yung mga nakakatawa sa mga ABS-CBN primetime teleserye. Kasi nga, halos lahat nawawala ng mga anak. Sa 100 Days to Heaven, hinahanap ni Anna ang nawawala niyang anak na si Sofia. Tapos, hanggang ngayon, nawawala pa rin si Elisa. And then, dito naman sa Budoy, nawawalan din ang anak si Shasha Padilla. Nagkakawalaan na ng mga anak, kaya ingatan yung mga anak nyo. Baka nasa ABS-CBN primetime teleserye na. And everyone is congratulating Janice de Belen for such a wonderful acting. Ito naman talaga siya magaling sa acting. And kasi pag siya yung lumalabas, alam yung nakakakilabot yung acting niya. And nakakatindig balahibo yung bawat eksena. Ito yung teleserye na habang nanonood ka, tapos pinikit mo yung mga mata mo, ramdam mo tumutulo yung luha mo. So whoever is responsible for choosing the recent teledramas for ABS-CBN like Budoy, or should we say 100 Days to Heaven, must be praised. Now, it is a television. The industry is touching the reality of life through these sensitive themes. Good job! Well, that's all for today, guys. Thank you so much for watching English Carabao again, and I wish everyone well. And that's it. Ciao! Ako Budoy. Hindi, Budoy pala. Bye!